Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Sari-sari po na mga paksa ang tinatalakay dito, na may kinalaman sa buhay ng tao, at sa kapaligiran, at mga pangyayari, sa paraan na madaling maunawaan at entertaining pa. Feel free to comment kung may napuna kayong mali, dahil open po kami sa mga corrections. Hindi objective ng channel na ito ang magparami ng members ng religious organization. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Ang tanging tanda na ibinigay ng Messiah ay ang sign of the prophet Yonah. Hindi po ito nagkataon lang o isolated case lang kung bakit napili niya ang sign of prophet Yonah. Ipinakita lamang niya ang susi upang mabuksan ang mga hidden messages ng story of prophet Yonah. Iyan po ang dahilan mga kababayan kung bakit ginawang serye ang The Sign Prophet of Yonah ng channel na ito. Hindi pinapansin ng karamihan ng mga mambabasa, ang ibang kahulugan ng story of Yonah, maliban sa repentance dahil isang maliit lang na kasulatan ito, kaya minamaliit nila. Hindi nila akalain na sa maliit na kasulatan ng isang maikling kwento ay napakalawak at napakahaba at napakalalim pala ng mensahe. Kung hindi pa ito ginamit na halimbawa at tanda ng Messiah ay hindi nila maiisip ang ibang kahulugan nito. Ang halimbawa ng Messiah na Principles of Interpretations ay ipinagpapatuloy po ng channel na ito. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Ito na po ang katapusan at ang huling serye natin. Bago tayo magpatuloy ay magbalik-tanaw muna tayo sa kahalagahan ng Sign of Yonah na ibinigay ng Messiah. Pinatunayan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Messiah sa loob ng 3 days and 3 nights na siya nga ang tunay na Messiah. Gaya nga po ng mga natalakay natin sa mga naunang videos ay naganap ang kanyang kamatayan sa araw ng Abib 14 o 14th day of the first month. Ayon sa Torah, ang first day and night ay kaganapan ng Passover kung saan pinapatay ang Passover lamb sa hapon at kinakain sa gabi o hapunan. Ang second day and night ay Sabbath at umpisa ng Feast of Unleavened Bread na kung saan ay may burnt offerings na sinusunod sa buong magdamag at hindi pinapaabutan ng umaga. Ang third day and night ay start ng Feast of First Fruits kung kailan isinasagawa ang wave sheaf offering. Mayroon ding burnt sacrifice na kailangan ay sunugin sa buong magdamag hanggang sa bago sumikat ang araw. Ang lahat ng ito ay naganap ng Messiah. Ang Messiah ay namatay sa kalagitnaan ng hapon ng Abib 14. Nailibing bago lumubog ang araw dahil ang gabing yun ay isa sa pinakamahalagang takdang pagdiriwang na tinatawag na Passover dinner. Siya ay nakalibing sa mga sumunod na araw at gabi na parang isang alay. Sa madaling araw ng gabi ng araw ng mga unang bunga, siya ay muling nabuhay bago pa sumikat ang araw kung paanong ang burnt sacrifice ay pinapausok sa buong magdamag pero hindi pinapaabutan ng pagsikat ng araw. Sa pagpapakita ng mga pangyayaring ito ay may isa pang tanda na ipinahiwatig ang Messiah na hindi pa natin natalakay sa mga naunang videos. Pero bago yun ay mag-review po muna tayo. Sa part 1, ay tinalakay natin ang patunay ng true Messiah. Gaya nga ng natalakay na natin ay ginanap ng Messiah ang 3 days and 3 nights, exactly according to the Torah. Sa part 2, ay ipinakita natin na hindi lang yun ang kahulugan ng Sign of Yonah. Sa katunayan, ang original Sign of Yonah ay para sa mga Ninevites. Ito ay ang repentance o pagbabalik loob sa Elohim. Sa part 3, ay ipinakita natin ang isa pang halimbawa ng Sign of Yonah upang hindi tayo maligaw sa panahong ito. At kung maligaw man ay alam natin ang babalikan na mga daan. Isa dito ang daan patungong Tarshish upang gisingin ang mga natutulog nating mga kababayan at ipaalam ang pagkahirang sa atin mula pa noong una. Dati na tayong mga anak ng Elohim bago pa man dumating ang mga Kastila at mga dayuhan.
Sa part 4, ay ipinakita natin ang kaugnayan ng sign of Jonah sa true gospel o mabuting balita. Sa part 5, ay ipinakita natin ang pag-asa ng mga tao sa pamamagitan ng resurrection o muling pagkabuhay. Kaya ang sign of Jonah ay hindi lang tanda tungkol sa resurrection ng Messiah, kundi tanda din ito tungkol sa resurrection ng lahat ng tao. Sa part 6, ay ipinakita natin ang kahalagahan ng true timekeeping o ang tinatawag na calendar sa salita ng mundo. Sa pagpapakita ng Messiah kung paano niya ginanap ang 3 days and 3 nights, ay naipakita niya ang tunay na umpisa at katapusan ng bawat araw, buwan at taon. Kaya ang sign of Jonah ay tanda din ng panahon upang mabuksan ang isip natin na tinakipan ng mga mapanlinlang at mapanligaw na calendars na gawa-gawa ng mga tao na nais kontrolin ang ating buhay. Dito naman po sa ating huling series, ang part 7, ay ipapakita naman natin ang sign ng true followers ng Messiah at Elohim. Ano nga ba ang tanda ng tunay na mga tagasunod? Kung ang tunay na Messiah ay may tanda, hindi ba dapat na may tanda din ang kanyang mga tagasunod? Ano kaya ang tanda ng mga tunay na tagasunod ng Messiah ayon sa The Sign of Jonah? Muli po, ay huli na po mga kababayan at alamin natin ang kasagutan at paliwanag. Gabayan nawa tayo ng Elohim. Sa John chapter 13, verse 35, nagbigay ng palatandaan ang Messiah ng mapagkikilanla ng kanyang mga tunay na tagasunod. Ayon dito ay, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na all you need is love na lang daw at hindi na kailangan ang pagsunod sa kautusan. Pero ano ba ang ibig sabihin ng love one another? Paano ba ang mag-love? Ano ba ang ibig sabihin ng love? Upang maunawaan ito at matagpuan ang tamang paliwanag ay kailangan natin ng key to understanding. Una dito ay tandaan na hindi nagsulat ang Messiah. Wala siyang iniwanan na babasahin para sa atin maliban sa dating nakasulat na. Kaya ang batayan natin ng katotohanan ay ang mga nakasulat sa Torah o instructions. Dahil kung hindi ay kung sino-sino na lang ang magsasalita ng ayon sa gusto niyang paniwalaan at ipasunod sa iba. Gaya ng madalas mangyari sa mga nagdaang panahon hanggang ngayon. Ang love o pag-ibig ay resulta lamang ng pagsunod sa written Torah. Ganyan po ang definition ng scripture. Hindi ang kung ano-anong pakahulugan ng mga tao sa tinatawag nilang love. Ayon sa Romans 13, verse 10, ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan. Sapagkat ang buong kautusan ay nagaganap sa isang salita, ito ay ang pag-ibig, ayon naman sa Galatians 5 verse 14. Malinaw lamang na ang tunay na pag-ibig ayon sa Biblia, ay nababatay sa Torah at ito ay resulta lamang ng pagsunod sa Torah. Kaya ang sinuman na sumusunod sa Torah ay umiibig, at ang umiibig ay sumusunod sa Torah. Diyan makikilala ang tunay na mga tagasunod ng Messiah. Subalit ang talatang ito ay tungkol lang sa kautusan tungkol sa pag-ibig sa kapwa-tao. Nagagawa din ito ng ibang tao at iba't ibang religions. May kulang pa po dyan. Ayon sa Messiah, sa John 14, verse 21, ang sinuman daw na nagtataglay ng kautusan at sinusunod ito ang siyang tunay na umiibig sa kanya. Gamitin natin bilang halimbawa ang kwento tungkol sa binatang mayaman na lumapit sa Messiah at nagtanong kung paano maliligtas. Sa Matthew chapter 19, ay may binatang mayaman na lumapit sa Messiah at nagtanong kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ng Messiah ay sundin ang kautusan. Ayan, malinaw po na ang pagsunod sa kautusan ang makapagdadala sa kaligtasan ayon sa Messiah. Nagtanong ang mayaman kung alin sa mga kautusan. Kaya inisa-isa ng Messiah ang mga kautusan sa sagot niya. Gaya ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ay pag-ibig at kabutihan sa kapwa-tao at pagiging mabuting tao. Marami din po nakakagawa ng mga kabutihan na yan at wala namang may gusto na gawin ang mga ipinagbabawal maliban na lang kung napilitan dahil sa sitwasyon. Kaya ang mayaman ay nagsabi na nagagawa na niya ito mula pa sa pagkabata. Ano pa ba ang kulang sa kanya? Kaya sinabi sa kanya ng Messiah na ibenta ang kanyang mga ari-arian, ipamigay sa mga mahihirap, at sumunod sa kanya.
Ano po ang kulang sa kwento na ito? May pag-ibig naman sa kapwa at mabubuting gawa ang mayaman. Bakit kailangan pa niyang ibenta ang kanyang mga ari-arian? Sinabi ng Messiah sa Matthew chapter 10 verses 37 to 39 na ang sinuman na umibig sa kanyang mga mahal sa buhay ng higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. At ang sinuman na hindi nakahandang magtiis at sumunod sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. At ang naghahanap ng sarili niyang buhay ay mawawalan nito. Ano ang ibig sabihin nito? Ano pa ang kulang sa mabubuting gawa? Ang kulang po dyan ay ang greatest commandment. Nakalimutan ng mayaman ang pinakamahalaga at pinakadakilang kautusan. Nang tinanong ang Messiah sa Matthew chapter 22, kung alin ang dakilang kautusan, ay sinabi niya na ito ay ang ibigin ng Elohim ng buong puso, at ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang pag-ibig sa kapwa ay pangalawa lamang dito. Ayaw ng Elohim nang may hihigit pa sa pagmamahal natin sa Kanya. Iyon ang hindi magawa ng mayaman dahil sa totoo lang ay mas mahal niya ang kanyang kayamanan at hindi niya ito kayang iwanan para sa Elohim. Kung babalikan po natin sa Torah, ay makikita na ang kautusan ay nahahati sa dalawa. Ang una ay pag-ibig para sa Elohim. At ang pangalawa ay ang pag-ibig para sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay maraming nakakagawa niyan kahit hindi mananampalataya. Pero nahihirapan ang iba pagdating sa pag-ibig sa Elohim. Ganun pa man, sa loob ng mundo ng mga mananampalataya sa Biblia, ay marami din ang ayaw magkaroon ng ibang Elohim, marami din ang ayaw sumamba sa mga rebulto, at dati ay kakaunti lang ang nakakaalam sa pangalan ng Elohim pero ngayon ay medyo marami na rin. Kaya may isang bagay na lang na hindi nagagawa sa love toward Elohim. Ito ay ang Sabbath. Marami ang makakasunod at mananatili na hindi magkaroon ng ibang Elohim na huwag sumamba sa mga rebulto at ingatan ang pangalan ng Elohim. Pero karamihan ay hindi nakakasunod pagdating sa Sabbath. Kaya ito ang ginawang tanda ng Elohim para sa kanyang mga hinirang. Tingnan naman natin ang requirement upang mapabilang sa mga tagasunod ng Elohim upang mas maunawaan natin ang bagay na ito. Hindi po basta-basta ang pagiging kabilang sa mga nasasakupan ng Elohim. Hindi po ito basta maniwala ka lang sa isipan mo. At hindi lang po ito isang uri ng damdamin o emotion. Ito po ay mayroong requirement. Narito po ang sinasabi ng Elohim sa Exodus chapter 19 verse 5. Kailangan daw po ay sumunod sa kanyang salita at ingatan ang covenant upang mapabilang sa kanyang bayan. Ayan po, malinaw na mayroong pagsunod at mayroong covenant. Kailangan po na maging kabilang tayo sa covenant dahil yan po ang kailangan ng isang tagasunod ng Elohim. Kaya lang ay ang covenant po natin sa Elohim ay spiritual. Wala naman tayong dokumento na pinirmahan upang ipakita bilang katunayan ng ating covenant sa Elohim. Wala din tayo saksi sa ating covenant dahil wala naman nakakakita sa Elohim. Ano ang kailangan natin gawin? Sapat na ba ang gumawa na lang ng mabuti sa ating kapwa at sa ating sarili dahil naaayon ito sa pag-ibig na resulta ng pagsunod sa kautusan? Marami din po gumagawa ng mabuti na higit pa sa nakasaad sa kautusan. Ang mga Buddhists ay hindi pumapatay kahit lamok o langaw. Sila na ang tunay kung kabutihan at kabaitan lang naman ang batayan. Kaya ano ang dapat na gawin? Magpalathala o magpa-publish ba tayo sa mga pahayagan o newspapers upang ipaalam ang ating covenant? Mag-advertise ba tayo sa TV o sa billboards upang ipaalam ito sa lahat? O kaya ay tatayo ba tayo sa mga kanto at daanan ng mga tao upang isiga na tayo ay may covenant sa Elohim? Hindi po. Ang Elohim po ay naglagay ng palatandaan ng kanyang covenant. Mababasa po sa Exodus chapter 31, verse 16, na ang Sabbath ang palatandaan ng kanyang perpetual covenant. Ito ang tanda ng mga tunay na tagasunod ng Elohim ayon sa Ezekiel 20, verse 20. Ito ay paulit-ulit na sinabi sa Torah. Kaya malinaw po na ang Sabbath ang sign of the covenant. Pero bakit plural na Sabbaths ang sinasabi ng Elohim? Ito ay dahil hindi lang po ang Seventh-day Sabbath lang ang Sabbath sa kasulatan.
Maraming uri po ng Sabbath. Kaya hindi po sapat na Seventh-day Sabbath lang ang ipinapangili ninyo. Ang mga Sabbaths na ito ang unique sa kasulatan. Ang iba ay mabubuting tao naman at punong-puno ng pag-ibig, kahit nga ang masasamang tao ay umiibig din sa kanilang mahal sa buhay, pero kahit gaano man kabuti ang religion nila ay wala naman sa kanila ang tanda na bukod tangi sa mga ibinigay ng Elohim. Ito ay tanda ng kapangyarihan at pagliligtas ng Elohim sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Isa itong paalala tungkol sa Kanya na iginuhit sa kasaysayan ng mundo. Pero marami pong maling akala tungkol sa mga Sabbaths, kaya lilinawin po natin. Una, hindi gaya ng akala ng karamihan sa mga Sabbath keepers, ang Hebrew word na Shabbat ay hindi nangangahulugan na seven. Ang totoo ay hindi lahat ng Sabbaths ay ikapitong araw. Mayroong Sabbath na first day, tenth day, 21st day, at iba pa. At hindi lahat ng Sabbaths ay araw ang binibilang dahil may Sabbaths na taon ang binibilang. Kaya napakahalaga po na malaman ang tunay na pagsunod sa mga itinakdang panahon ng Elohim gaya ng mga natalakay na natin sa mga naunang videos. Lalo na sa ngayon na malalim na ang pagkadaya ng buong mundo sa false calendar na gawa-gawa ng mga tao. Ang mga Sabbaths na ito o Shabbatot sa Hebrew plural form ay malinaw na ipinahayag sa Torah. Mababasa ito sa Leviticus chapter 23. Ang tawag sa lahat ng mga takdang kapanahunan na ito sa Torah ay Mu'idim o Appointed Times. Isinalin ito sa English Bibles bilang Feasts or Festivals. Ang kauna-unahan sa mga takdang pagdiriwang na ito ay ang ikapitong araw na Sabbath. Basahin po ninyong muli ang inyong mga Biblia at makikita ninyo na ang Seventh-day Sabbath ay ang unang takdang kapistahan ng Elohim. Sumunod dito ang Passover, ang Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruits, at ang Feast of Sevens. At sumunod sa mga ito ang Feast of Trumpets, Day of Atonement, Feast of Tabernacles, at ang Eight-Day Sabbath Assembly. Kaya marami pong uri ng Sabbath sa Bible. May Sabbath na bawat ikapitong araw. May Sabbath na bawat bagong buwan. May Sabbath na bawat taon ng kapistahan. May Sabbath na bawat bagong taon. At may mga Sabbath na mga taon kasama na ang Year of Jubilee na buong taon ay Sabbath. Kung magbabasa po tayo sa kasulatan ng mga propeta ay makikita natin na isa ito sa pangunahing pakay ng kaaway. Mababasa sa Daniel chapter 7 verse 25, nababaguhin ng kaaway ang mga panahon at ang mga kautusan. Kaya po ginawa ng kaaway yan dahil ayaw niya na magkaroon ng tanda ang mga tao na nagnanais na makasunod sa Elohim. Kung mali ang calendar na sinusunod ay imposible na makasunod sa mga Sabbaths ang sinuman. Ganyan po kahalaga ang sign of the Sabbaths. Kaya sa pamamagitan ng sign of Yonah ay ipinakita ng Messiah kung ano talaga ang tunay na Sabbaths. Ito ay pinatunayan ng Messiah sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ang ipinakita ng Messiah sa tatlong araw at tatlong gabi ng pagkamatay at muling pagkabuhay niya. Ipinakita ng kanyang kamatayan ang Passover Day at Passover Night. Nang dahil sa kanyang kamatayan ay nalaman natin na ang susunod na araw ay ang tunay na Sabbath Day. Ipinakita din ito ang tunay na Feast of Unleavened Bread. Sa kanyang muling pagkabuhay ay ipinakita niya ang tunay na Feast of First Fruits at tama na pagbibilang papunta sa Feast of Sevens o Pentecost. Ang Haghamotza o Feast of Unleavened Bread ay ginaganap sa first month. Mababasa ito sa Leviticus chapter 23 verse 6. Ito ay ipinagdiriwang kasunod ng Passover celebration sa 14th day. Ayon sa verses 7-8, ang unang araw ay Sabbath at ang ikapitong araw ay Sabbath. Kagaya ng Feast of Tabernacles, ito ay nag-uumpisa sa 15th at natatapos sa 21st day. Mababasa sa Leviticus chapter 23, verse 34, na ang Feast of Tabernacles ay ginaganap tuwing day 15th of 7th month. Ito ay 7 days na pagdiriwang mula sa 15th day hanggang sa 21st day. Mababasa ang 8th day sa verse 39, kung saan ay sinasabi na ang unang araw ay Sabbath, at ang ikawalong araw ay Sabbath din. Makikita ang mga festival Sabbaths na ito sa first month, third month, at seventh month. Sa illustration po natin dito ay walo lahat yan.
Pero merong iba pa na sa ibang video na lang natin tatalakayin kung ipagkakaluwab ng Elohim. Ang totoo ay laging Sabat ang 15th and 22nd day ng kahit anong months. Ang totoo ay laging Sabat ang unang araw ng bawat buwan. Ang hilera na ito sa illustration natin na ito ay Sabat po lahat o worship days. Kung babalikan po natin sa Torah, ay lahat ng takdang kapistahan ay nakasalalay sa moon cycles. Kung hindi susundan ang moon cycles ay imposible na masunod ito ng mga tao. Paano naman ang seventh day Sabbath? Sa moon cycles din ba nakasalalay? Hindi ba dapat na sa moon cycles din ito nakabatay? Tandaan na ang ikapitong araw o pituhang araw na Sabbath ay ang unang kapistahan na itinakda ng Elohim ayon sa Leviticus chapter 23. Balikan lang po natin ang isa sa mga natalakay na natin sa mga naunang mga videos. Ayon sa Isaiah chapter 66 verse 23, ang New Moon at Sabbath ay may kaugnayan. Kaya malinaw na ito din ang batayan ng seventh day Sabbath. Ang isang moon cycle ay binubuo ng 29 to 30 days. Ang bawat month ay may apat na Shabuah na binubuo ng 7 days. Ang unang Shabuah ay nagtatapos sa half moon or first quarter. Ang pangalawang Shabuah ay nagtatapos sa full moon. Ang pangatlong Shabuah ay nagtatapos ng half moon or last quarter. Ang pang-apat na Shabuah ay nagtatapos sa way ng crescent moon or dark moon. Ang pattern na ito ay pinatunayan mismo ng Messiah. Sa mga nakaraang video ay ipinaliwanag natin na ang araw ng crucifixion ng Messiah ay walang iba kundi ang Passover Day ayon sa Torah at prophecy. Malinaw yan sa John chapter 19 verse 14. Ang kasunod na araw nito ay malinaw na araw ng Sabat. Gaya na rin ang sinasabi sa verse 31 at sa Luke 23 verse 54. Kaya malinaw na ang mga araw na nakahilera sa kolom na ito ng table dito ay mga Sabats lahat. Sa pagbibigay ng Messiah sa sign of Yonah bilang tanda na siya ang tunay na Messiah ay ipinakita din niya kung ano ang tunay na Sabat. Ito ay dahil ang Sabat ang tanda ng tunay niyang mga tagasunod. Ang Sabat ang tanda na ibinigay ng Elohim ng covenant niya sa mga tao na nais na maglingkod sa kanya. At ang Elohim ay hindi nagbabago, at hindi pa bago-bago ng isip kung kaya nga siya ay maasahan na tapat sa kanyang pangako sa lahat ng tao. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang sign of Yonah ang napili ng Messiah na only sign dahil ito ay magdadala sa atin sa maraming katotohanan, gaya ng the true timekeeping at the true Sabbath. Hindi lang po tayo katiwala ng Elohim sa ating katawan, sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, kundi tayo ay katiwala din ng Elohim sa mga takdang panahon upang ibigay naman natin ang nararapat na pagsamba sa Kanya. At dito na po nagtatapos ang ating pagtalakay na ito. Nawa ay nakatulong ito sa inyong mga kababayan at nakapagbigay ng liwanag. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isang karangalan ang makapaglingkod sa inyo na walang kapalit at obligasyon mula sa inyo. Mabuhay po kayong lahat at lingapin at pagpalain ng Elohim at bigyan ng kapayapaan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell.
Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.